Ito na yung huli, no? Oo. Sana lang talaga. Hindi, actually, sasagot lang naman ako. Okay? Gaya ng laging ginagawa ni Nanay, di ba? Gaya po na na-explain na nakaraang episode, hindi nagsasalita diretso si Nanay. Lalo na pag sila sa Sabirano ang topic. Pinapagalitan na nga nila. Laging tikong ang bibig, laging tigil. Laging, oy, wag na, kasi nga kawawa naman si Liza. Lagi pong ganun. Sa bawat episode mula nang simula ng issue ko, laging yun po yung paalala ng nanay, wag na, kawawa naman si Liza. Pero ngayon po, hindi naman po pwede hindi sumagot si Nay OJ Diaz kasi syempre yung ano niya, na character niya na po eh, bilang manager at bilang ama. Oo, hindi. Sa totoo lang, ang dami naman ng bashers ako. Mas dumami yung bashers ko nung nagsalita si Liza Soberano sa part 2 ng interview ni Kuya Boy sa kanya. Yes. Okay, pero bago lumabas ang interview na yon ni Kuya Boy, yung part 2, eh naglabas naman na kami. Yes. Oo, bilang parang sagot namin dun sa cliffhanger nung part 2 ni Kuya Boy. Yes. Oo, eto po ang sinabi ko. Eto. Ay, hindi pala. Ako na magsasagot. Sasagot na. Hindi, sasagot na nga ako. Nakabang na naman ka. Sasagot na. Nay, gaya ng ginawa natin dati, himay-himay natin. Isa-isahin natin, punto for punto. Okay. Diba? Sinimulan nila yung kanilang interview dun sa question ng komisyon na nasagot mo na dati, pero sasagutin for the matter of, para sa kabatiran ng ng sambayanan. Ulitin natin ulit at linawin kasi medyo merong mga iba pang nadagdag dun sa komisyon, hindi lang yung tupol sa'yo, eh, diba? Okay. Okay na. Nung dumating po sa buhay ko si Liza Soberano, totoo naman, diba? Sinabi ko noon pa, 30% po ako. Ang kontrata niyo? Oo, kontrata. Dahil build-up contract ito na, diba? Oo, literal na i-build-up mo siya. Kaya 30% na eventually nababawasan niya pag sumisikat na yung artista na nakikilala na. Pero dumating sa point na yung kontrata po ni Liza sa akin, hindi pa natatapos yung 5 years. Gumaganon na siya. Gumaganon. Kaya yung sinabi ko na since ang Star Magic ay pumasok sa eksena, at syempre, marapat lamang na kumuha sila ng 10%. So, imagine mo. Naging co-manager. Co-manager. Yes. Imagine mo, 30% ako, 10% sila. Kawawa naman si Liza. Diba? Kaya ako na po yung nagbaba ng 20%. Teka lang na, itanong ako dyan. Sinabi niya na si Tita Joni daw yung nagsabi na babaan yung percentage mo. Totoo ba yun? Hindi ako ang nagdesisyon na magbaba. Alam yan ang tatay ni Liza. Ako ang nagbaba. Kaya di ba sinasabi ko rito, ako rin ang lumabag sa kontratang ginawa. Yes. Oo, dahil nakita ko naman yung effort ng bata. Di ba? Ngayon, gusto ko lamang na bigyan linaw ito, hindi para i-depensa yung tita, Johnny, ni Liza, na siyang nagdala sa akin kasama si Dudu, na-discover din ni Liza. Sila yung nagdala sa akin. Dahil ako yung gusto ni Tita Johnny na mag-manage kay Liza. Na nung araw ay Hope Soberano pa ang pangalan. Kaya nung pagdala sa akin, so 30% yun. Siyempre, si Tita Johnny ang kumupkup kay Liza mula US hanggang dito, hanggang sa Pangasinan, at nag-aral sa pribadong eskwelahan si Liza. Okay, so nag-aaral siya? Sa private school. Bago mo pa siya nakuha? Nag-aaral siya. Oo. So hindi pala niya kailangan magtrabaho para lang makapag-aaral? Hindi naman yung tipong salat na salat sa buhay. Pero nakikita ko yung pangarap kay Liza. So, si Tita Johnny, nung umpisa, ay meron din komisyon. Okay. Oo. Hindi ko alam ang usapan nila ni Liza. Pero, sinabi ni Liza dito sa interview, 20% si Tita Johnny, bilang siya yung naka-discover, nag-aalaga, kumukop, RMPA. At ako ay 30%, so 50 na agad. Tapos 10% yung Star Magic, di 60 na. Di 40 na lang daw ang nakukuha niya. Plus yung 10% sa tax. Plus yung 10% sa US tax. Yes. Oo. Okay. 30 na lang daw. 30 na lang daw. Ako na po nagsasabi. Kung para kay Liza, yun ang totoong natatandaan niya.
para sa akin, hindi po yung totoo. Mahirap ito, alam mo, sa totoo lang, kasi pang inaano yung commission, pero naging issue. Kaya, iisa-isahin ko na po. Eh, kasi na, siyempre, karakter mo na yung in question dito. Buti na lang maraming kaibigan po nakakakilala sa akin. Yeah. O, 20 ako, 10 ang Star Magic. O, yan lang, 30. Okay, 30. 30 kami. Ngayon, si Tita Johnny, kinausap ko, Tita Johnny, ang commission mo ay manggagaling sa 70 na natitira kay Liza. Okay. Kaya, so 10% si Tita Johnny dun. Kaya, parang 7% na malalapas. So, kung susumahin natin, si Liza used to get 63%. Kaya, hindi ko alam kung saan galing si Liza na 30% na naman nakukuha niya. Na ang ending ay 15% na lang daw yung ending na nakukuha ni Tita Johnny. Hindi totoo. For the longest time na magkasama kami, yun ang setup namin. Ako pa nga nagsabi, anak, gusto mo bang babaan natin si Tita Johnny? Kasi nagbaba ako eh. Oh. From 30 to 20, yung gusto mong babaan si Tito John. Ay, hindi po, deserve po niya yun. So, syempre, hindi naman natin pwedeng galawin yung 10% ng Star Magic. So, ganun ang kalkulasyon. Yung 10% ni Liza sa US, obligation ni Liza yun sa US. Wala kang kinalaman. Oo, kasi hindi rin naman ako US citizen. Diba? Siya yun. O anyway, in fairness, law-abiding nga citizen si Liza pagdating sa pagbabayad ng buwis. Mm-hmm. Kaya nga nandun siya sa top 10. Yes. Diba? Ang isa pa daw rason na kung bakit pinapababaan dati yung iyong commission, dahil hindi ka naman daw visible doon sa mga shoot, sa mga endorsement shoot, sa mga taping, hindi ka daw pumupunta. When you say hindi ka pumupunta, never kang pumunta. Yes. Okay. Bilang manager po, Diyos ko, alam ng mga staff at alam niya mismo na pumupunta ako sa set. Pero hindi naman madalas. Uh-huh. Siyempre, imagine... Dumadalaw. Oo, nagpupunta ako sa Baguio, nung Forevermore. Nagpupunta ako sa Bulacan, nung Pagalis. Iisa-isa ko patuloy. Nagpupunta rin ako sa ibang taping niya, sa shooting niya. Sinamahan ko pa siya sa New York. Diba? Kasama pa ako sa New York, sarili kong pera yung ginamit ko para lang masamahan si Liza. Oh. At saka ako makaka-attest po dyan kasi minsan pag dumadalaw si nanay, kasama ako. Oo nga siya, kasama ko kasi mag-isa lang ako. Siyempre kailangan ko ng kausap sa kotse kaya laging siya yung kasama ko. Kung wala naman ako doon, kaya nga po may sarili akong RM, na ako RM as in road manager na binabayaran ko sa sarili kong pera. Para yung road manager po, ibig sabihin, manager mo siya on the road. Yes. Pag wala ang manager, siya yung manager. Yes. O, di ba ganun naman talaga? Kasi, ang importante, present po ako sa lahat ng dealings. Present ako sa lahat ng negotiation. Kasi, at the end of the day, pag naibenta ko ng mataas yung alaga ko, bongga ka na, o ayan, TF mo. Mataas. Si RM din pa ang kumakausap sa production. Pag may mga kailangan ilang din, di ba? Pag may reklamo din si Liza, si RM din ang nagre-reklamo sa production, di ba? Kaya hindi ko alam, anak, saan ka galing na hindi ako nagpupunta sa set? Mm-hmm. Kasama pa tayo sa New York. Nagpupunta pa ako sa Baguio. Mm-hmm. May picture pa nga tayo sa Baguio. Hindi naman yan sa kabilang kanto. Mm-hmm. So, kaya hindi mo pwedeng sabihin hindi ako dumadanaw. Oo, kasama ko pa si Dudu una, yung discoverer mo, nung pumanik kami sa Baguio. So, minsan nag-andun pa ako kasi may issue sa set na kailangan kong kausapin ng production. Kaya nagtataka ko, Lord, saan galing si Liza? Sa issue na hindi ako pumupunta sa set. Eh, trabaho namin yun bilang manager. Kailangan namin i-oversee. Kumaayos mo yung talent namin at kakausapin kayo, okay ba si Liza? At nung nandito nagsushoot sa QC, lagi ako nandito. Yung Make It With You. O, andun din ako. Dahil dito lang naman sa Quezon City yun. Ba't hindi naman ako magpupunta? Lalo na kung may issue.
Nay, o eto. Sabi ni Liza, hindi daw niya alam why you're making lies about dun sa 2 years na hindi ka na tumatanggap ng commission from her. Yun yung exact words niya. I don't understand why he's making lies about dun sa 2 years. Unang-una, tinanong yan ni Kuya Boy. Sabi ni Kuya Boy, nabasa ko. Yes, nabasa. Pwede ko ba itanong to na nabasa ko na hindi na tumatanggap ng commission ng Tito Ochi mo? Mm-hmm. Wala ho akong sinasabi na hindi ako tumatanggap ng commission. Yes. Ang sinasabi ko po ay hindi na tumatanggap si Liza ng mga project. Dahil nga, papunta na siya doon sa ibang direksyon. Mm-hmm. Naghihintay na lang siya na matapos ang kontrata. Mm-hmm. Magkaiba ho yung hindi tumatanggap ng commission sa hindi na tumatanggap ng project si Liza, coming from me. Ang tinatanggap na lang po namin, ako mismo, ay yung mga existing contracts na bago mag-expire, nakapirma pa ako sa contract. Eh, naabutan ng expiration, pero tumatanggap pa rin kami. So, wala akong sinasabi na hindi ako tumatanggap ng commission. Yun naman ang, di ba yun naman ang malinaw? Yes. Kasi nga, di ba, doon nga ako nanggagaling sa yung anak, gawin mo na lang yung it's okay to not be okay. Kahit wala na ako dyan. Totoo. Gusto ko lang kayo makita ng misken, maging active ulit. Kaya nga. O, imagine nyo, kahit wala na ako dyan. At saka na, kung matatandaan ko, correct me if I'm wrong, nung naghihintay yung mga brands na mag-renew si Liza dahil mag-expire na or expired na nga yata, eh, di ba yung iba? Mm-hmm. Kasi hindi pa siya pumipirma. Kaso ang naisip natin na baka ayaw niyang pumirma dahil nga baka dahil nga pasok pa siya dun sa kontrata niya with you. Mm-hmm. Ang natatandaan ko, parang sinabi mo na pirmahan niya na kahit wala ka na. Oo. Naiganan ako kay Liza. Meron. Pero in fairness man kay Liza, mabait siya. Pinirmahan niya at binigay pa rin niya sa'yo. Pero ikaw ang nag-offer na pirmahan mo na lang yung mga endorsements, yung mga nakabinbin na mga renewal. Kasi, kahit wala na ako na, natatandaan ko sinabi mo. Kasi nangihinayan na ako, kaka yung mga endorsements, sa iba pa mapunta pag hindi niya pinirmahan. Okay. Kaya yung mga, may mga bashers ako na sinasabi mukha akong pera, kaya ka pala nagtatatalak eh dahil hindi ka na makakakuha ng commission kasi ang laki pala ng commission mo. Dapat alamin mo.